we're going to start our discussion by discussing some parts of your module number 2. Your module number 2 is about circular motion. Okay. So, tapos na tayo dun sa conversion. We're going to talk now the circular function naman tayo. Okay. So, palagi ko naman, kita na yan ang lahat, no? Okay. So, this is an example of a unit circle. So, tinawag natin siya unit circle kasi this is a circle made up of one unit as their radius. Remember that the radius has the same measurement naman all throughout. No? So, ibig sabihin, kahit saang lugar yan, may one unit dyan. Yun na buo yung unit circle natin. So, ngayon, using the 3 special right triangle measurement, so yun yung 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, we come up with the following value. Okay, so these values are very important. Okay? So, important yan kasi yung ating 30, 60, 45, so these are the right triangles na pwede nating magawa sa isang unit circle. Okay, and we all know that sine or the trigonometric identities, okay, so gamit na gamit yan sa mga right triangles in the beginning. Okay, so in the beginning of your geometry, if you will recall, during your grade 9, na-encounter nyo na yan eh, yung sine, cosine, tangent, truso katawa, diba? Tapos nabaliktad pa nga sila, naging kosyakaw. Okay, however, pagdating kasi dito sa trigonometry, it doesn't really necessary na dapat siya ay isang triangle para magkaroon ng mga measurement na ganyan, or right triangle rather. Okay, so pagdating kasi sa trigonometry, we already have the law of sine, the law of cosine, the law of tangent, okay, and then the circular function itself. Okay, so kaya siya tinawag na circular function kasi nasa circle na siya, nasa bilog na siya. Okay, so unlike nung geometry nyo, siya ay nakapokus lang sa right triangle, kung nawawala si hypotenuse, given si adjacent, no? So anong gagamitin nating formula? So ganun lang natin siya nagamit during your grade 9. Okay? So ngayon gagamitin na natin siya as a function. Okay, so you already have an idea kung ano ibig sabihin ng function. Okay, so function, sinabi natin function, dapat meron tayong domain, meron tayong range. Okay, so as you can see here, we have set of domain, yung ating mga angles. And then we have the set of range natin, no, the with region measurement. Okay, so na nakaradya mga yan. And now, let's proceed with another concept. So in the next part, okay, so sabi natin, pagdating sa unit circle, hindi na tayo tatawag ng XY. No? So this is something new. Pagdating sa circle, circular function, si X ay tatawagin natin cos at si Y ay tatawagin natin sine. Okay? Hindi kayo dapat manito dyan. No? Bakit po? Kasi laging una pa rin na tinabanggit si X bago si Y. Di ba? Para sa alphabet natin, X, Y, Z. Una lagi yung X bago yung Y. Kaya doon sa coordinate system natin, hindi siya nakakalito kung ano i-identify mo as coordinate X tsaka coordinate Y. Bakit po? Kasi laging una si coordinate X bago si coordinate Y. So same with this one. Okay, however, yung iba, no, medyo definite, really difficult to understand kung ano nga ba lagi yung X coordinate value. Tandaan nyo lang to, no? Ang tatandaan lang natin dyan yung salitang cosine. Cosine. Ano na una? Cos. Ano sumunod? Sine. Cosine. Okay? So, the cosine itself is the pattern or the clue para hindi tayo malito. Okay? So, marami tayong mga palatandaan dyan para hindi tayo malilito doon sa mga equivalence nila. Okay? So, isa yung sa una natin, no? Cosine. Okay? So, ibig sabihin, laging una si cos bago si sine. Cosine. Para identify natin lagi x, y. The next. So here, I use an
So, as you can see here, lahat ng kulay pula ay cosine or the x value. And then lahat ng kulay blue is sine. Using the circle or the unit circle, dito tayo sa mas malinaw, no? Using the unit circle, we can identify the range with the domain na 30, 45, 60, 90, 120. Ito yung domain natin eh. We can have the range. So, paanong ibig sabihin nun? Okay? So, sabi natin, nangyari, hinahanap natin si cosine 30. Cosine 30 degrees. Okay? So, in your calculator, okay? So, in your calculator, pagka nag... Kita ba yung calculator ko? Hindi, no? Hindi natin kita yung calculator dito sa ano? Sa view. Okay? So, anyways, mamaya papakita na natin yan. Okay, so cosine 30. So, what is cosine 30? So, cosine 30, in your calculator, pagka nilagay nyo yun sa calculator nyo, cosine 30, maraming sagot yan, no? Una, maaari naka-decimal. Pagka naka-decimal, 0.8660, which is not, hindi natin siya masyado i-consider, no, yung decimal place. Bakit po? Kasi, dapat exact yung output, eh. Kasi exact yung domain. Okay? So, kaya, ang gagamitin natin dito, as a rule of thumb, is the fraction form. Okay? So, pagka nag-fraction form naman tayo, ang magiging sagot dyan is square root of 3 over 2. Tanong, no? Sir, paano po pagka talagang decimal lang po ang nilalabas ng aming calculator? Wala po kung calculator na nailalabas ng buo yan. Kasi may mga calculator na nailalabas siya ng buo, no? Pwede ilabas ng buo yan ng right view calculator. Okay, so we all know that there are two types of calculator, the line view and the right view. Okay? Now, paano pagka wala kang calculator na kaya maglabas ng ganito? Anong gagawin natin? Sunugin ang module. Hindi naman, no? Hindi. Dahil nasa module din mismo ang sagot. Okay, so let's look at this one. Cosine 30. Tingnan mo si 30 degrees. 30 degrees, tignan mo ang kanyang point, no? Kung nasan yung side point ng 30 degrees. Nakita natin itong side point ng 30 degrees. Ano daw ang kanyang x coordinate? Square root of 3 over 2. Anong y coordinate? 1/2. Okay, so since na trigonometric function tayo, circular function tayo, yung x magiging cos. So ibig sabihin, cosine 30 is equivalent to 3, square root of 3 over 2. Ayan na mismo. Nandito din sa module ang sagot. Okay. Kahit hindi ka naman compute. Square root of angle 30, turo dito, so that is square root of 3 over 2. So same with the sine 30. Pag nag-compute ka ng sine 30, titignan mo lang din to dito, then andun na yung sagot. Kaya naman, hindi na kailangan pang mamroblema kung walang right view na ipapakitang sagot yung calculator nyo. So ngayon, tignan naman natin sa calculator yan. Okay? So magbabago lang tayo ng konti. Okay. So ngayon, kita na yung calculator ko. Yan. In my calculator, pwede natin ilagay si cosine 30. So what is cosine 30? Cosine 30 is square root of 3 over 2. Ito yung sinasabi ko na diretso na nilalabas ng calculator. Yan. Okay. So sa madaling sabi, pwedeng calculator lang lahat. Kaso, ang problema sa puro calculator, no, hindi naman natin naintindihan bakit naging square root of 3 over 2. Saan ba lumalabas yun? Saan pinanggalingan yan? No? So yung square root of 3 over 2 na yan ay nanggaling sa special triangle na 30 degrees. Okay? So 30 degrees yan. Ibig sabihin, kung ito ang x-coordinate niya, so ito yung kanyang adjacent side na measurement. Okay? So something like that, no? Dahil yan ay grade 9 topic nyo pa. Dapat may idea na kayo pag sinabi kong adjacent, opposite, and hypotenuse. Okay. So probably,
square root of 3 over 2 is this side. Mga kulayan natin ng kulay blue. Ay, ng kulay pula pala. Okay, so xy, so this is your xy. Okay. So say this is your x coordinate, then this is your y. So something like that. This is square root of 3 over 2. Yun yung nilalabas ng mga calculator natin. Try natin si sine 30. 1/2. Okay? And then, break tayo dito sa ano, mas malinis na unit circle. In this unit circle, okay, so i-try natin, palabasin natin si 120. So, sine 120. So, looking at this unit circle, sine 120 xy, so this should be the x. Okay, so this should be the x. Yung pula natin, again, is our cosine. And the blue is our, wait lang, baka, ano ba, paano nyo ba yung pinaikot? Ah, okay. Oops. So parang ang paikot nyo kasi dito, ito pa rin si cosine, ito pa rin si sine. So ganun siya nagpaikot eh. Okay? So therefore, the value of the sine is square root of 3 over 2. Okay? So kita natin yan, no? Sine yung y, yung x yung cosine. Okay, so this is the value for the x. And then this is the value for the y. Okay? So ganun lang, no? Parang gano-compute lang natin yung angle ng 120. Input mo, domain mo, ano yung range mo, yung output mo. The output would be 3 over 2. And the sign here is the function. Okay. So we have this one. This is the relationship of the following. Sabi natin, pagka nakakita ka ng cosine, yun ay x, which is already discussed earlier. And then pag nakakita ka ng sine, that is the y. And then pag nakakita ka ng secant, so that is 1 over x. Na pag nakakita ka ng cosecant or the CSC, that is 1 over y. So ngayon ang tanong, no? Sir, nakakalito po, ano po yung secant, ano po yung cosecant? The relationship of the secant is the reciprocal of the cosine. Okay, and the cosecant is the reciprocal of sine. So ngayon, kahit nasabi ko yun, yung iba pa rin estudyante sabihin nila, sir, nakakalito pa rin kasi magkakatunog sila. No? Secant, cosecant, sine, cosine. Okay, so may palatandaan pa rin tayo dyan. So tandaan natin, pagka nakakita tayo ng cosine, okay, so lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko ng ano, trigonometry. Cosine, cos. Titignan mo yung unahang letter. Pag gusto mo ng reciprocal nito, ang reciprocal niya nagsisimula sa S. Ano ba yung nagsisimula sa S? E di sikat. Ayun naman. Meron kang sign. Gusto mo ng reciprocal ng sign. Titignan mo lang din yung unahang letter. S. Ngayon, hahanapin mo yung hindi S na reciprocal. And that is cosecant. Hindi nyo na madaling malilimutan yan. Baliktaran lang ng letter yung mga reciprocal nila. Diba? Mamawali ka lang dyan pagka inisip mo na reciprocal ng cosine ay si rin na cosecant, which is wrong. Okay, so dapat, ang reciprocal ng cosine ay S secant. Reciprocal ng sine, C cosecant. So something like that. That is a very useful mnemonics, no? So ang mga ginagawa natin dito kasi yung mga mnemonics kasi there are a lot of relationship in trigonometry. Next natin is the tangent, no? Ito yung iba rin nalilito din dito, yx. We all know that y is the representation of the sine and x is the representation of the cosine. Ibig sabihin, kung gusto mong hanapin si tangent, so tayo dito.
kung gusto mong hanapin si tangent, dapat mailagay mo ng tama si sine sa taas. Ang sine. Tapos si cosine sa baba. O yung iba, nalilito pa rin. Kasi pag nabaliktad mo to, may ibig pa rin sabihin niya, no? Yung kanyang reciprocal, yung cotangent. Ngayon, anong palatandaan, sir, para hindi ako malilito? Ang palatandaan lang dyan, no? Pagka hahanapin mo si tan, lagi mong tandaan na kapag ka magka-college ka, ayaw mo ng grade na 5. Diba? Ayan yun, eh. Ito yung ayaw mong grade 5. Eh pag marami, 5, ayaw mo yan. Kaya lagi niyang tatandaan. No, pagka nag-college kayo, ano ibig sabihin ng tan? Anong relationship ng tan? O yung ayaw ng college, simples. Tumatalab yan, no, hanggang sa ano, no, hanggang sa mga engineering student. No, yan yung ayaw nilang grade, simples. Sinabi ko sa kanila yan, pag yan, hindi nyo natandaan yung tan, o yan yung magiging grade nyo, 5. Next, about for the cotangent, ito madali na ito tandaan. Bakit po? Kasi ang cotangent is cos over sine. Eh ito nga yung paborito-paborito natin sinasabi dito sa cosine, eh, di ba? Cosine. So therefore, natandaan mo na yung salitang cosine. Isa lang naman yung cosine dito. Eh. Cosine. So pagka cos over sine, so that is cotangent. Okay. Kung wala tayong question dito, no, so sana matandaan niya ang cosine, secant, sine, cosecant, tan, sin, cos, and then cotangent, cosine. So this is the primary. And then, anong silbi nitong part na to? Ano kasi, marami din na problema dito sa isa pa. Doon din sa table, regarding the table, no? Walang cosecant sa calculator nila. No, yan. No, walang secant doon sa calculator nila. Ang common mistake, akala nila, yung nakikita nilang ganito, ito daw yung secant. No? Nakakita sila ng sine, negative 1. Ayan, akala nila, ito daw yung, cosecant. No, kasi inverse daw yan. No? Totoo inverse to, pero hindi yan yung reciprocal. So there, that's two different things. In mathematics, okay, so this symbol, the negative 1 raise is a general notation for inverse. Nakita niyo yan doon sa ating general math. No? So, sa general math, nakita din natin yan. The inverse of a function. Paano natin sinasulat yung inverse ng function natin? Merong negative 1. No? Inverse of function of x. Okay, so ganun natin siya sinusulat. Bakit po? Kasi inverse talaga siya. At hindi siya equal dito no, sa cosecant. Ngayon, ang tanong, eh sir, paano namin makukumpute yung cosecant? Yan, nakalagay na rin dito. Ang sabi natin, para makumpute natin si cosecant, 1 over y. Ibig sabihin, kung ano man yung value ng y o yung value ng sine, i-over 1 mo. As simple as that. Okay? So, ganun lang. No? So, sana makatulong tong video na to pag in-upload ko. Okay? So, kasi yung iba, yan yung lagi tinatanong. Sir, wala pong button for the cotangent. O, dun sa mga lumang calculator, ewan ko lang kung parang mayroon eh. I do not know, no? Parang may iba, may ganun eh. Okay? So, may SEC or CSC. Something like that. Pag sharp, yung iba, may ganun. Now, let's proceed further with the next concern natin. Okay? So, dito may mga example tayo. Ginamit na natin yung kukunin ko itong dalawang example natin. So, we have the following example. Okay. So, ngayon, meron tayong 90 degrees. Ha? Hanapin mo yung lahat ng kanyang value. So, it just happened na this is a quadrantal angle. Quadrantal angle, ang ibig sabihin nun, no? So, siya ay yung angle na nasa mismong quadrant. Okay? Nandun sa mismong y-axis or x-axis. Okay?
So, para magamit natin tong ano natin, tong unit circle natin, piramihin natin siya. Okay. And then, lagay natin yung ating unit circle dito. Maka naman ito. Pasinin muna natin. 90. Tignan natin yung mga pinag-usapan natin nandito yung sa example. Yan. Okay, so 90. So ito yun, no? Kita naman natin siya, no? Ito yung 90. Tignan natin ang dot. 90. And then sine ng 90. So since na sine yan, y yan. Tignan natin yung y. O 1 ba? 1. Ano yung cos? 0. Okay, and then, ano daw yung tangent? So, we all know that the relationship of the tangent is sin cos. Okay, so therefore, sine 1 over 0. And that is undefined. No? So, UDN. UND. Okay, so short, ano na ngayon? No? So, abbreviation lang natin yan, yung UND. Undefined. Okay, so kasi zero denominator. Remember that any value divided by zero is undefined. So ngayon, undefined siya. Ibig sabihin, no, undefined yung tangent na itong 90. Next, how about for the cosecant? Sir, paano po na-compute yung cosecant? Na-compute natin yung cosecant kasi yung 1, ni-reciprocal natin. No? Ano ba reciprocal ng 1? So, pag sinabi natin reciprocal, okay, so, nilalagay natin yung denominator doon sa numerator. So, that's the definition of the reciprocal, no? Okay, so, pag sinabi natin reciprocal, so, yun nasa denominator niya, ay ilalagay natin sa numerator. Ang tanong, anong denominator ng 1? Okay, so, the denominator of 1 is 1. Yung iba, syempre, magtataka. Bakit po sir naging 1? Paano mo nasabi? No, paano mo nakita yan? Okay? So the reason for that is this. It cannot, first and foremost, it cannot be 0. Okay? So yung iba kasi paniniwala nila 0 daw yung nasa baba. It cannot be 0 kasi kung 0 yan, undefined yan. Okay? Now, it cannot be any number other than 1. Bakit po? Kasi kung naging 2 yan, hindi mo yan pwedeng i-omit. Okay? So in mathematics, we can omit the writing of 1. That is juxtapositioning. Kasi ibig sabihin, 1 here can be omitted. Sinabi natin omitted, pwedeng hindi na isulat. Therefore, the reciprocal of 1 is 1 over 1. Yan, diba? Nagpalit, hindi natin nararamdaman. Therefore, this is 1 pa din. Okay? Diba kayo ba? Magtaka 1 divided by 1, 1. So that is 1. Okay? So, nakita natin yan dito. 1. And then, how about for the secant? Okay? So dito, nakita natin 0 over 1. Na naging 1 over 0, undefined din. And then, cotangent, so naging 0. Kasi ni-reciprocal lang natin siya. Remember, I told you that pag sinabi natin reciprocal, no, dinalagay natin yung denominator doon sa numerator to have the value. Okay? So that is an informal definition, of course. Okay. Kasi yun na naman yung kailangan natin makita doon. Now, any question regarding that? May question ba tayo? Aning lagi ng anim ang sagot pag hiningi ang trigonometric function. Next. Doon tayo sa may 1,620 degrees. Uy. 1,620 degrees. Okay. So, mawalang galang lang muna dito sa tangent. Puburahin muna natin. Okay. Okay. So, let's look at this one. 1,620. Familiar yung ginawa natin dito. Nag-divide tayo ng 360. Bakit tayo nag-divide ng 360? Okay. So, because we're looking for the coterminal angle. And then,
doon sa coterminal topic natin, may apat na formula doon, naging anim pa nga kasi ginawa nating 2 pi, no? Focus lang kayo doon kahit sa mga ano, sa least positive lang tayo. Because that's the most common concept, no? We're looking always for the least positive. Whether it is a given negative angle, we're looking for the least positive. Okay? So now, let's look at this one. 1,620, dinibide natin sa 316. Nakuha natin sa 4.5. Alam natin na hindi uso ang round off pagdating dito sa angle. No, walang ganun. 4 na yan. Okay, and then we use the formula theta or the angle minus 360 times k, where k is the quotient of the angle divided by 360. So we have here, nakuha natin yan. No? Pinag-minus natin, natira si 180 degrees. Okay? And then, from here 180, bakit nga ba siya pinaliit sa 180? Okay, so kasi si 180, si 180 kasi kita na naman natin dito si 180. Oh. Ayan. Kita natin siya yan. Okay, so kita natin si 180. Ito siya. Ginagamit natin yung coterminal kasi way, way back before, dahil nga sabi ko, naka, ano yan, naka-booklet, ginagamit natin yung coterminal para makakita natin dito sa unit circle yung hinahanap nating angle. 180. So from here, alam na natin si sine. So sine natin is 0. Cosine natin is negative 1 and so on and so forth. Okay? Ngayon, ang tanong. Sir, paano pag ayokong umanap ng coterminal angle? Now, let's look at this one. So, ano silbi ng coterminal? Okay? So sabi natin si 180, recognize natin na ang kanyang sine cosine, okay, susulat natin, so sine niya dito, sine 180, okay. Tingin natin, si sine 180, 0, si cosine 180, is negative 1. Ano silbi, sir, ng coterminal? Okay, so ang silbi ng coterminal angles natin, okay, so instead na gamitin natin yung 180, instead na gamitin natin si 1,620, pwede natin gamitin si 180. They have the same answer. So let us do. So sine 1,620. And we have 0. Parehas ng mga sagot. And the next, cosine 1,620. Parehas na nasa. So nakita natin yung usefulness nung coterminal. Kasi lagi lang siyang paikot-ikot dito. Okay? So yung 1,620, ayan. Kita natin, parehas na nasagot. So hindi na natin masyadong papahabaan yung ibig sabihin ng reference angle. Pag sinabi lang naman natin reference angle, so these were the measurement na naka-refer sa x-axis. Ano ibig sabihin nun? So suppose that we have this Cartesian plane. Okay. And then, meron tayong angle. Sabi natin, this is our first angle. The red first angle is measuring 30 degrees. Okay. Bakit po 30 degrees? Obviously, no? Kasi this is your initial side, and then gumalaw ka ng 30 degrees. So this is your terminal side. Nagkaroon ka ng 30 degrees. Obvious. So that is an obvious observation. The next. The second angle, okay, so came from here with a positive rotation. Gumawa siya ng panibagong angle. And the next angle measures 150. So, these are the measurement of the two angles. Now, let's look at their reference angle. So, what is the reference angle of 30 degrees? The reference angle of 30 degrees is 30 degrees. Bakit po? The definition of the reference angle is the angle created from the
x-axis as your initial site. Okay? So, ayun, no? Initial yung pinamulan. Okay? So, ibig sabihin, pagka nasa quarter 1 ka, hanggat hindi ka nakakatawa dito sa quarter 2, okay, so remember that we have 4 quadrants, no? So, grade 7, no? Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. So, as long as nandito ko sa quarter 1, lahat ng value is as the reference angle. Bakit po? Kasi, kahit makarating ka doon sa 89 degrees, 59 minutes, and 59 seconds angle, ang measurement pa rin ng iyong terminal side to the initial side is the same. Okay? So therefore, pagka nasa quarter 1 ka, as is, kung ano yung given, yun din ang reference angle. Next. How about for the 150? So 150, the reference angle for the 150 is 30 pa din. Okay, paano nangyari yun? Kasi ang sabi natin, okay, you're going to treat the x-axis as the initial side. Okay, so initial side. So kung initial side ito, ibig sabihin, this is your terminal side. So therefore, that's also 30. So there is 30 degrees bago makapunta dito sa x-axis. Okay? So parang ano lang, no? 150, oops, bitin. Gano'ng karami pa yung bitin dito. Pero may mga pattern naman tayo dyan, no? Na diniscuss din natin sa module. Pag nasa quarter 1 as is, pagka nasa quarter 2, para makuha natin yung ating reference angle. So that is just simply 180 degrees minus the angle. No? So ibig sabihin, pagka nasa quarter 1, sulatan natin dito. Pagka nasa quarter 1, kung ano yung angle, as is. Just like this one. Pag nasa quarter 2, so that is 180 degrees minus the angle. So, bakit siya naging 30? Kasi 180 minus 150 is 30. How about for the angle of for the quadrant 3? Okay, so for the quadrant 3, nakalagay din ito sa module, no? No? Kaya nga sabi ko medyo mabilis na lang tayo. Kasi yung reference angle is a very easy concept. Okay, so sa quadrant 3, okay, so ang mangyayari naman dito ay angle, baliktad naman, no? Angle minus 180. If you might wondering, sir, bakit po naging baliktad? Naging baliktad kasi kapag nasa quadrant 3 na siya, no? Have another angle. Ito lang din yung titignan natin. Basta puro x-axis lang. No, gano'n siya kalayo dun sa x-axis? Immediate x-axis, no? Kasi baka ang tingin ng iba, sir, dito po ba? Hindi. Okay, so basta x-axis lang pagkalagpas-lagpas na yan. So now, how about for quadrant 4? Sa quadrant 4, so this is 360 degrees minus the given angle. So yan po ay kasama din dun sa inyong module. No? So ito po yan, ipopost ko yan. Yan. Kasi pag puro sulat, no? Para nag-i-skip sa mata. Para nag-i-skip sa mata nila yung mga content. Pero nakalagay na, no? Ayan, no? Data or the angle itself, pag quadrant 1, 180 minus the angle kapag nasa quadrant 2. Okay. And then, quadrant 3, okay, so angle minus 180 degrees, and then quadrant 4 is 360 minus the angle. And then, that's the end of the module.